Good day mga idol, for today's video ay naka-receive naman ako ng tawag galing dito sa central dahil pinacheck sa akin yung aircon doon sa laundry dahil hindi daw ito lumalamig. At agad nga akong nagtungo dito sa laundry at chinek ko yung dalawang thermostat ng dalawang aircon. At dito nga mga idol ay napansin ko na naka number 25 yung mga thermostat at agad ko itong in-adjust pababa sa number 21. At dito nga ay napansin ko si Mrs. na naglalaba at pinapapalitan na rin sa akin itong mga water filter dito sa washing machine. At dahil nga iba na ang kulay ng mga water filter dito, ay kailangan na talaga itong palitan. Ito. Ati? At dito nga ay mapapansin nyo mga idol na talagang nahirapan ako sa pagpihit nitong water filter. So talagang ilang beses akong nag-attempt para ito ay mabuksan pero talagang napakahirap at inaalalayan ko din yung mga water pipe at baka maputol. Dahil nga inaalalayan ko lang yung pagpihit dito ay hindi ko rin talaga siya mapersa dahil baka maputol yung water pipe nito. Kailangan kasi na nakaalalay itong kanang kamay ko dito sa kanyang pipe upang hindi mapersa. At ito nga at mabuti naman siya ay nakisama at napihit ko na. Ang pagpapalit nga pala ng water filter na katulad nito ay kailangan unahin yung patayin yung kanyang supply ng tubig na papunta dito sa water filter upang mawala yung pressure. Kanina naman ay pinatay ko yung gate valve na supply ng tubig. Hindi ko lang alam kung bakit talaga napakahirap pihitin, siguro ay matagal na itong hindi napapalitan kaya sobrang higpit talaga. At ngayon naman ay susubukan ko uling pihitin itong hindi ko matanggal-tanggal kanina dahil nga sa sobrang higpit ay lumipat muna ako dito sa una kong natanggal. At makikita nyo rito na talagang napakahirap o napakahigpit ng water filter na ito. At kaya naman pala hirap na hirap ako sa pagkatanggal ng water filter na ito ay dahil baliktad pala yung preheat ko kanina. Ang galing! Ang galing! At ngayon nga buksan ko na ay papalitan ko na ito ng mga bagong filter. Ayan, makikita nyo talagang bago na yung filter na inilalagay ko dito. At kaya nga sabi ni Missy, siguro daw ay matagal na itong hindi napapalitan kaya talagang sobrang dumi na at nag-iba na yung kulay. At napakahirap talagang tanggalin. At dahil nga 2 months kaming wala ni Mrs. dahil sabing bakasyon, siguro nga ay hindi ito napalitan at kaya naman napakadumi at mahirap talagang tanggalin itong mga water filter na ito. Kailangan kasi na lagi itong napapalitan dahil lumahawa ito sa mga puting damit, lalo na itong mga kulay kalawang, ay talaga naman kumakapit ito sa kanilang mga nilalabhan. At tamang-tama naman yung pagpapalit ko dito ng filter habang inaantay kong bumaba yung thermostat ng aircon dito, ay nagpapalit muna ako ng mga water filter dito. At pagkatapos ko ang hibitan yung dalawang water filter dito, ay susunod ko naman yung dalawang water filter dito sa dulo. At syempre, pagkatapos natin higpitan, huwag natin kalimutan na buhayin uli yung gate valve ng tubig upang yung tubig ay dumaloy dito sa water filter papunta naman dito sa washing machine. Sabi ko nga sa mga nauna kong video, pag maintenance ka rito sa ibang bansa ay halos dala mo na lahat, pati ang pagpa-plumbing katulad nito. At hindi porket electrician ang skilled mo, pag pumasok ka ng maintenance dito, ay yun lang ang tatrabahuhin mo. So ayan nga, at natapos na ako dito at binuksan ko na rin yung water supply upang magkaroon na ng tubig papunta dito sa washing machine. Mamaya naman ay babalikan ko yung thermostat kung bumaba na ito. Dahil doon natin malalaman, pag bumaba yung temperatura ng kanyang thermostat, ay ibig sabihin ay okay naman yung kanyang aircon. At yan nga mga idol, makikita natin na bumaba na, kanina ay naka 25 yung kanyang temperatura, ngayon ay bumaba na sa 24 at mamaya ay bababa pa yan dahil i-check ulit natin yan mamaya pagkatapos kong palitan yung dalawang water filter na papalitan pa rito sa laundry. At syempre, maobserbahan natin at mararamdaman na lumalamig na unti-unti yung lugar na ito. At habang inaantay kong bumaba yung temperatura ng aircon dito ay papalitan ko muna itong dalawang natitirang water filter dito at makikita nyo talaga na sobrang higpit ng dalawang water filter na ito. Mas mainam kasi na palagi nating pinapalitan yung mga water filter natin lalo na pagka ginagamit dito sa panglaba. Lalo na kung puti yung mga damit natin na lalabhan dito ay kailangan talaga ay consistent yung ating pagpapalit ng water filter
dito sa laundry. Dahil nga pag matagal na nating hindi napapalitan itong mga water filter ay talagang halos kumakapit na yung rubber na nakalagay dito. Ito kasi mga idol ay may mga rubber dito sa loob at pag hindi talaga natin masyadong napapalitan o regular na napapalitan yung ating mga water filter ay dumidikit ito dito sa takip ng ating mga water filter. At mabuti na lang dito mga idol sa isang water filter na ito ay parang kaunting pitik lang yung aking ginawa dito upang matanggal itong water filter. So ayan, at papalitan na natin ng bagong water filter uli yan. At malinis na ulit yung kanilang tubig na dadaloy papunta rito sa kanilang washing machine. At paalala ko lang mga idol, kung kayo ay magpapalit ng mga ganitong water filter, ay make sure na talagang nabuhay natin yung mga gate valve upang magkaroon ng daloy ng tubig dito sa ating mga washing machine. Dahil pag nakalimutan mo yan ay babalik at babalik ka pa rin dahil ikaw pa rin ang tatawagan ng mga katulong dito. Dahil wala ngang papasok na tubig dito sa kanilang nilalabhan. Dahil nangyari na rin yan dun sa isa kong kasamahan na nagpalit ng water filter pero hindi niya nabuhay o hindi niya nabuksan yung gate valve dito. Kaya naman ang akala ng mga katulong dito ay sira na yung washing machine dahil nga walang pumapasok na tubig dito. At yan nga mga idol, nabuksan ko na lahat yung mga gate valve dito at pwede ko nang balikan yung aircon kung ito ay bumababa pa yung kanyang temperatura. Yan. Bumaba yung kanyang 23 na lang. Thermostat. Dito sa kabila. Oh, yan. 23. Malamig na, di ba? Ayun o, malamig na nga dito eh. So yun nga mga idol, tapos tayo ng trabaho dun sa loob. At ang problema lang ay kulang lang sa adjust ng thermostat. Siguro pinakalman nung mga katulong doon ng ibang lahi. Kaya nagreklamo sila na mainit daw. Kasi in-adjust nila pataas yung thermostat, kaya okay ko sa 21 pareho. So ngayon bumaba naman, kanina 25 yung kanyang init, ngayon ay bumaba na, nasa 21 na lang. So yun nga guys, at break ako sa kwarto tapos yung trabaho doon. Alright. Yun nga mga idol, dito ko natatapusin itong video na ito. Kung umabot ka sa video ito, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi mo in-skip yung ating mga ads dito sa aking video, ay maraming salamat sa iyong suporta.